So what's good mga Lodi, it's your boy, medyo malungkot na anime Real Quick PH channel. So ang tatalakayin kasi natin ngayon ay ang posibleng kadahilanan kung bakit biglang bumagsak si Draken sa sahig. So kung nabasa nyo na nga yung chapter 220 tsaka chapter 221 ng Tokyo Revengers, which is binasa at tinignan nyong maigi, ay siguro ay alam nyo na yung sure na kadahilanan kung bakit. So bago ko nga to simulan mga Lodi ay uunahan ko na kayo na ikinalulungkot ko mang sabihin na isasabihin ko pa din na siguro mga Lodi katapusan na talaga dito ni Ken Ryuguji aka Draken, ang former vice president leader ng Tokyo Manjigang, best friend at childhood friends ni Mikey, ang nagsilbing gabay na parang tunay na nakuya ni Mikey, which is nakakalungkot talaga, pero well, wala tayong magagawa. Okay, yuck. So mga Lodi, okay, ipupusta ko tong video na to mga Lodi. Willing akong i-delete to kung hindi mamamatay si Draken. Mga Lodi, kung alam nyo lang, isa si Draken sa pinaka-favorite kong character sa Tokyo Revengers, kaya willing akong i-delete to mga Lodi kung hindi siya mamamatay. So simulan na natin to. Gusto ko lang sabihin na magpo-focus tayo kung ano yung topic ng video natin. Let's go! So simulan natin sa last page part ng chapter 220. So dun nga ay nakita natin yung saktong pag-entrance ni Draken. Paano ko nasabing sakto? Eh kasi mga Lodi, kung hindi nga dumating si Draken ng ganung kasakto, doon ay promise baka wala na talaga si Takemichi at Kawaragi Senju, kaya credit talaga kay Draken. So at the last page part nga, yung pag-entrance ni Draken sa chapter 220 ay wala naman tayo dong nakitang pinutok yung barrel, wala tayong nakita doon. Kaya magpo-proceed kaagad tayo sa chapter 221. So sa chapter 221 nga at the last 3 page part ay nakita nga nating biglang bumagsak si Draken sa sahig. So kung pinansin nyo nga ng maigi, dito yung isang page ay may tama talaga si Draken ng bala ng barrel. Hindi lang isa mga Lodi, kundi tatlo. Kaya ikinalulungkot ko mang sabihin ay imposible na talagang mabuhay dito si Draken mga Lodi. Panako ni Draken mga Lodi. Kaya gusto ko talagang mabuhay siya. Pero kung tatlo nga yung tama ng barrel sa katawan mo ay mukhang tagilid na talaga yon mga Lodi. Which is talagang nakakapagtaka. Kasi kung matatandaan nyo nga, yung pag-entrance ni Draken ay parang hindi naman talaga pinutok yung barrel. Which is pinakita nga lang sa atin yung biglaang pagtalsik ng barrel. Pero yan yung sa last 2 page part ng chapter 220. Wala tayong nakita na ipinutok doon yung barrel. Kaya nakakapagtaka talaga yung biglaang pagbagsak ni Draken mga Lodi. Pero sa chapter 221 ay doon ko nga na-conclude na possible din talaga mga Lodi na pinutok talaga yung barrel. Which is sinalaglan talaga ni Draken para hindi tamaan si Takemichi at nakuha niya nga yung tama na yon sa pag-entrance niya. Kasi kung mapapansin nyo nga, yung pag-entrance ni Draken ay sa harap talaga nung tanga at nasa likod sila Takemichi at Kawaragi Senju, kaya possible nga na talagang kung pinutok ay sapul talaga si Draken. So kung mapapansin nyo nga yung panel na to, ito'y sa chapter 221. Dito nga ay may alingaungaw ng putok ng barrel at narinig nga iyon ng mga tao sa amusement park. So kung na-conclude nyo nga mga Lodi ay talagang pinutok talaga mga Lodi yung barrel, kasi kung makikita nyo nga yung mga tao ay nag-react talaga yung mga tao sa amusement park nung marinig nila yung putok ng barrel. Which is kaya malinaw mga Lodi na pinutok talaga nung tanga yung barrel niya at talagang si Draken yung tinamaan. Hindi man ipinakita sa atin, pero well, dun talaga nakuha ni Draken yon mga Lodi. 99%. Good news, naligtas si Kawaragi Senju. Safe na. Bad news, si Draken naman ang kapalit na mamamatay. So bago ko nga to tapusin, ay promise, ang negative man pakinggan, ay malabo na talagang mabuhay si Draken sa natamo niyang tama ng barrel. Kung isa lang sana ay sisiwlang kay Draken yon, palag-palag. Pero mga Lodi, kung sure na tatlo talaga, iyon ay malabo na talagang mabuhay si Draken, like Izana Korokawa. So about naman kay Mikey ay another pagluluksana naman to mga Lodi, which is talagang pagluluksa. So abangan na nga lang natin yung mga susunod na chapter. Peace out!